Dahil alam naman po natin na nagte-trending po ngayon ang pagiging malapit sa isa't isa. Naku, nabuhay pong muli ang kulto ng Aldab Nation. Let's go! Good morning mga kachika, isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay opisyal na nga ba ang Kapuso star na si Alden Richards kay Catherine Bernardo? Ito ang tanong ng marami sa ating mga kababayan. Matapos nga di umanong pumutok ang balitang nanliligaw daw di umano si Alden Richards kay Catherine Bernardo. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat na nangyayari sa mundo ng showbiz. Subscribe na! At yun na nga mga kachika, sa wakas ay nagsalita na di umano ang Kapuso star na walang iba kundi si Alden Richards patungkol sa kumakalat na balitang nanliligaw na daw di umano ang nasabing aktor kay Catherine Bernardo. Naging mainit ang usapin noong naglabas ng official statement si Catherine Bernardo kung saan ay tinanong ito ng isang media kung ano nga ba daw di o mano ang naging reaksyon ni Daniel Padilla kung sakaling may manliligaw sa kanya. At agad-agad naman itong sinagot ng nasabing aktres na kung may manliligaw daw di o mano sa kanya ay hindi na daw di o mano ito kailangan pa ng pahintulot ni Daniel Padilla kasi wala naman daw talaga silang dalawa at wala daw di o manong karapatan si Daniel Padilla na paglimitan sa kung sino ang mga taong gustong mangligaw sa kanya. Matapos ngang sabihin ito ng nasabing aktres ay agad-agad namang pumutok ang balitang baka sila na daw di umano ni Alden Richards at hindi lang daw di umano nila ito sinasabi sa publiko. Kaya nga dahil dito ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na nagsalita ang Kapuso star na si Alden Richards patungkol sa nasabing issue. At ayon pa sa inilabas na balita ng bandera sa kanilang official website and quoted, "Bandera, Aldin sa panliligaw kay Catherine, ginagawan na naman ako ng issue. Kalat na ang chika na nililigawan umano ng Asia's multimedia star na si Alden Richards si Catherine Bernardo matapos makipaghiwalay kay Daniel Padilla. Pero inalmahan ito ng Kapuso star at sinabing gawa-gawa lamang ito ng mga taong gusto na naman siyang wasakin at idamay sa kontrobersyal na breakup ng Katniel. Nakachikahan namin si Alden kasama ang ilan pang miyembro ng entertainment media sa pa-Thanksgiving niya sa press kasabay ang pagdiriwang ng kanyang 13th anniversary sa showbiz. Ginanap ito sa Stardust Bar and Restaurant sa Jupiter Street JF58 building Jupiter Makati City na isa sa mga bagong business ni Alden. Super thankful ang binata sa lahat ng mga blessing na natanggap niya sa loob ng 13 years na pananatili niya sa entertainment industry. Kasama na sa ipinagpapasalamat niya ngayong 2023 ay ang pelikula nila ni Megastar Sharon Corneta ang Family of Two, A Mother of Son and Story na isa sa 10 official entry sa Metro Manila Film Festival 2023 na mapapanood na simula sa December 25. Inamin ni Aldi na napakarami niyang ipinagdaan ng challenges nitong nagdaang 13 years pero ipinagpapasalamat pa rin niya ang mga ito dahil mas tumibay pa ang kanyang faith at pagmamahal sa Diyos. Pero hindi pa tayo natatapos. Marami pang dapat matutunan, malayo na pero malayo pa. Say ng aktor na kinumpirma napakarami pa niyang pasorpresa at pasabog sa 2024. Kasunod dito, nilinaw ni Alden ang chika, may pumipirata raw sa kanya na isang big company. Wala po, wala pong ganon. Loyal po tayo sa GMA until the last day. At ang balita ng nililigawan daw niya ngayon si Catherine, wala pong katotohanan yan. Hindi po yan totoo. Kasi parang ginagawa na naman ako ng issue para mapunta sa akin yung blame, di ba? Parang nananahimik ako sa ngayon po, wala pong ganon. Hindi po yun totoo. Mariing pagtanggi ni Aldin. Dugtong pa niya, I know my place in the industry. At hindi po ako nakikisawsaw sa issue kung sino man. Natanong din ang binata kung na-try siyang tawagan o magpadala ng mensahe kay Catherine after ng breakup nito kay Daniel Padilla, hindi ko pa po nagawa. Kasi syempre, that's her personal at yung ginagawa po namin ang hello, love, goodbye,
parang yun din ang respect ko. Anything that has to do with that angle. Yung sa kanila ni Daniel, hindi po ako nakikialam. So I keep the oath po. At para hindi na lang din po tayo masyadong marami, hindi ko na po ini-involve yung sarili ko with this issue. Kasi malaki na po siya. As it is, say ni Aldin. End quote. Alam naman po natin na nagte-trending po ngayon ang pagiging malapit sa isa't isa ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Naku, nabuhay pong muli ang kulto ng Aldab Nation. Ay, wabo. Kasi parang eto na, naglalabasa na naman po. Ito po ipinagtataka namin tatlo, ni na Baricutot at Romel. Wala po tayong kaalam-alam. Tatlo na pala ang anak ni Alden Richards at saka ni Maine Mendoza. Ano? Ang bilis naman mga anak. Nung natin isa lang na hindi pa kapalipaniwala. Kore. Diba? At ito? Ngayon, tatlo na pala. Ay, anak ano? Na? At ikinasal. At isinama ka pa doon para gusto mo makita ang isinasama ako sa isang isla para raw makita ko yung anak ni Alden at ni Maine. Okay. Ang sabi ko, kayo na lang ang magpista dyan dahil hindi naman ako naniniwala. Alam nyo, mga ibang miyembro, huwag natin lahatin. Dahil marami rin naman sa mga miyembro ng Aldab Nation ang nag-iisip ng tama at nasa tama rin katwira na opinion. Sa panahon ngayon ng social media, parang korte na ito. Di ba may korte na ng bayan ngayon? Kung sa korte po, ang hinihingi ay ebidensya. Sa social media, resibo. Correct. Hindi na pwede ngayon yung kung ano ang nalalaman nyo lang. Kailangan ang ilabas nyo. Resibo na paniniwalaan ng taong bayan. Correct. Yun. Sige. Sa haba-haba ng mga kwento na, dami-dami ng kwento na, walang resibo tayo nakikita. So, paano? Wala. Kailan nagdalang tao si Maine Mendoza sa unang anak hanggang pangatlo? Meron ba siyang inilabas kayong larawan na malaki ang kanyang tiyan? Oo. Kailan sila ikinasal ni Alden Richards? Eh kahit kasal sa likod ng simbahan, wala kayong mailabas. Correct. Tama. Kahit sa ilalim ng punong mangga, wala ang kasalan kayong mailabas. Correct. At kailan nawala si Maine Mendoza mismo sa timeline? Kaninong mata ang nadaya na nawala si Maine Mendoza kahit pansamantala lang? Alam nyo, hindi ko na alam. Ano maipapayo mo dito sa mga Aldab Nation na talagang paniniwala talaga ng kanilang kulto ay mag-asawa si Maine at si Alden at may mga anak na? Nako, ang payo ko po sa inyo, buksan po ninyo ang bangatlong mata nyo kung ayaw po ng puso. Third eye ninyo para makita nyo ang mga lahat-lahat ng aspeto ng buhay ng mga tao. At ikaw naman, Baricutot. At ikaw naman, Wendell, ano maipapayo mo dito sa mga talaga matatawag nating mga ilusyonado at ilusyonada? Naku, wag na kayo mangarap sa sinasabi niyong kasal-kasalan. Mga ngarap ng gising? Oo, nangarap sila ng gising tapos kasal na daw. Ano ba yan? At eto pa, ang pinakamatindi po, kaya naging paksa namin ito, lumang paksa na po ito kung tutuusin. Binuhay lang uli namin dahil sa nabuhay uling issue, abay pinapalaga nila. Ang Catherine at Alden Richards, kung totoo daw na si Catherine ay isang matalinong babae at marespeto, hindi raw siya mahuhulog at maiinlove sa isang pamilyado ng lalaking tulad ni Alden. Kaloka, no? Oo, mag-isip-isip ka, Kat. May asawa na yan. Ganun ba yung sinasabi? Ikay mag magiging makirida lang forever. At hindi pa tayo sure, ah, kung nililigawan na ni Alden si Catherine. Pero sa kanila, hindi pa magkarelasyon. Sa kanila, magiging kirida na. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go!